So mga danghapon sa inyo, mga katulog, pag-uusapan natin ngayon kung magkano yung sahod ng isang tubero. Siguro depende sa kumpanya na mapapasokan natin. Kasi ako, mga boss, hindi naman talaga ang tubero. Ang in-apply ko naman talaga rito ay healthcare kaya labor. So yun, natutulang ako rito mag-piping dahil medyo nakitaan tayo ng trabaho. Kaya yun, hinugot tayo. Tapos yan, siguro ilang buwan ako bago ako natuto. Siguro mga 2 months yata. Ako, mahina kasi yung loob. Kabago talaga ako. Inaamin ko yung kabago. Alam na mo, boss ko yan. Alam na kasama ko yan na kabago ako. So, nag-apply ako rito mga katubo, healthcare o labor. Ang sahab ko lang talaga rito ay 470 lang sa isang araw. Walang oras yun. Tapos nung nakuha ko, hinugot ako. Yung dating tauhan ng boss ko, ginawa kong healthcare sa tubero. Bali yung tubero ko, nakitaan din niya ako ng trabaho. Sabi niya sa akin, tuturuan kita. Sabi ko, ito talaga yung gusto ko, yung trabaho. Matagal ko na itong pangarap itong tubero, pagpapiping. So sabi ko, sige pre, gusto ko yung trabaho na yan. Kasi marami na rin ako napasukan na mga trabaho, nag-sealant din ako, installer, helper, yun po yung dati kong trabaho. Tapos sabi niya sa akin, sige, tuturuan kita. Tapos nung natuto na ako, kinausap niya ako yung tubero ko. Sabi niya, kausap natin si boss dahil marunong ka na. Siguro natuto ako mga ilang 2 linggo lang, yun na, humahawak na ako ng mga lagari, nagpuputol na ako, tapos yun, medyo nagkakabit-kabit na ako kasi pinipilit ako ng tubero ko na, sige magkabit ka, ako mahihayin ako, sabi ko, kabado ako pre, tapos sabi niya sa akin, hindi, lakasan mo yung abog mo, tapos yun, nung natuto na ako, kinausap yung bus namin na maghiwalay na kami. Tapos nung naghiwalay na kami, tinasan ako ng boss ko. Noong una, helper, sahod ko ay 470. So ang ginawa akong 500 ng boss ko. Paunti-unti, nung ako na talaga mag-isa, nagtatrabaho, halos akin na lahat, kauling lahat akin na. Dinagdagan naman ulit ako ng 20, naging 20 yung aking sahod dito. Dinagdagan ulit ako ng boss ko. Tapos, dinagdagan yung 520 ko, ginawa niyang 550. Dinagdagan niya ulit ako ng 30. Dinagdagan niya ako ng 30, naging 550 na ako. Tapos, mga ilang ano na ako rito, mga taon na, dinagdagan niya ulit ako ng 570 yata yun, 560, basta ganun, nakalimutan ko na. 560 yata, ano yata yun, 570, basta pagkakalam ko, mga ganun, dinagdagan niya na ulit ako, 20 yung dinagdag sa akin. Tapos dinagdagan niya naman ulit ako, naging 580 ata, yun, dinagdagan naman ulit ako ng boss ko, siyempre ako, natutuwa ako doon dahil nakitaan din naman talaga ako ng trabaho ng boss namin. Alam naman ang boss ko yung foreman, mga kasama ko. Ang iba naman talaga, mga katulog, papasok tayo sa ibang kumpanya, hindi lang ganun yung kikitain nyo. Kasi ako, pinagsasagaan ko lang to dahil inaamin ko wala akong in-situ tsaka mahina yung loob ko. So, dinagdagan na ako. Tapos naging 600 ako. Dinagdagan ako ng boss ko, naging 600. Tapos, kasi mga katulog, mag-3 taon na ako rito sa kumpanya na to. Dinagdagan niya ulit ako ng 20. 620 na ako ngayon. Ang sahab ko talaga ngayon dito ay 620. Yung 600 ko, ito mga katulog, wala akong wala akong benefits doon. Kumbaga, kukutusin naman talaga mga katulog.
talo na talo talaga. Kasi 620, wala ko pang benefits. Wala kang benefits dito. Ang sahod namin dito, mga ano, tubero, ang minimum 650. Yung mga tubero talaga, ginawa libos ng mga 650 ako kasi di naman talaga ako no, tubero na matatawag dahil ang pinasokan ko sa kanya ay healthier. Dito lang ako natuto, mag-piping, mag-sanitary, magkabit ng mga inodoro, kung ano-ano lang, dito lang ako natuto. Parte ng ano yan, parte ng sanitary, dito lang ako natuto. Tapos ayun, 650, ako 620, hindi kami pare-parehas ang sahod namin dito. Siguro yung sahod ko sa ibang kumpanya, mas malaki pa siguro yun. Nga lang, no problema ko mga katubo ay wala akong insito. Di ako makapag-isda dahil gawin din ako sa oras. May trabaho ko tapos mag-isda pa ako. Kaya hindi ko na naisipan na makapag-isda ako. Kasi mga katubo, bago tayo mag-apply sa mga ibang kumpanya, ang hinahanap talaga nila ay in-situ talaga. Ako, nag-apply na rin ako. Ang in-apply ako, tubero, tapos pinapagbuo nila ako. Okay naman yung pagbubo ko. Approve naman. Doon, approve yung anong abo ko. Tapos, pagkatapos ko magbuo, buo na nga, nag-typing ako dun sa in-apply ako. Tawag namin kasi buo. Pagbubuo, ganun. Tinanong ako ng kumpanya kung may in-situ ako. Tapos namin po sabi ko, sir, wala po akong in-situ kasi hindi ako nakapag-tisda. Natuto ako mag-piping dahil naging helper ako sa isang tubero. Tapos sabi sa akin ng kumpanya, pag nagkaroon ka ng in-situ, pwede ka bumalik sa amin. Yung nga lang, hindi na ako nakakuha ng in-situ dahil may trabaho ako, busy rin ako. Kaya, ayan, hindi na ako nakabalik dun sa in-applyan ko. Marami naman akong ma-applyan, kaso nga lang, wala tayong in-situ. Yung talaga yung hinahanap nila in-situ. Yung pagpa-typing, pagbubuo, wala nang problema yan. Basta alam mo lahat yung mga fittings na yan. Walang problema yan. Marunong ka tumingin sa plano, walang problema yan. Kasi ang number one talaga na hinahanap nila ay yung insito. Tapos yung ibang kumpanya, mas malaki pa doon yung kikitain doon. Kasi kung tutuusin naman talaga, pinakamababa nila sa ibang kumpanya, 600, may benefits. Yung iba naman, 650, meron ng benefits. Tapos yung, depende na lang kung ilang taon ka nagtutubero. Doon sila nagbabase kung ilang taon na yung pagiging tubero mo. Kaya medyo malaki yung sasawarin mo doon sa ibang kumpanya. Iba, 700 pa nga, meron 750. Meron akong naririnig na 700, 750. Hindi nga lang daw yung 750, meron pang maabot ng 800. Pero mas maganda, kung meron kang kakilala, mas maganda yung pakyawan. Kasi doon kahit kita. Yung nga lang, pagpakyawan yung mga katubo. Kailangan, pag natapos yung project mo, kung gagawin mo doon sa pinagpakyawan mo, meron ka ulit na lilipatan. Kasi ang iba, pag natatapos yung trabaho nila, naghihintay pa sila ng ilang buwan. Kaya ako, hindi ako naghahanap ng pakyawan. Kasi ayaw ko namang matingga ng ilang buwan, ilang linggo, bago ako magkaroon ng trabaho. Kaya pinagsasagaan ko na lang dito kahit wala kaming benefits. Kasi ang hirap magandang trabaho sa totoo lang. Marami na rin akong pinasok dito yung mga tubero. Nag-alisan dahil nababaan talaga sila sa sahod nila. Ang iba nga daw kasi 700 naman talaga. Sabi nila, may kasama pang benefits yun. Yun. Tapos ako, hindi na ako naghahanap ng ibang trabaho dahil ang hinahanap talaga sa akin ang sito. Yung mga pinapasok ko kasi rito, meron silang mga insito, meron silang mga papel, nakapag-test na sila, yung mga ganun. Ako,
meron akong mapapasukan, kaso nga lang, wala akong insipin, hindi ako makakuha ng insipin. Yun, mas maganda talaga pagpakyawan yung gagawin natin. Ako, minsan, nakakuha rin ako ng sideline, yun nga lang, hindi linggo-linggo. Minsan, maabot ng buwan bago ako makapag-sideline. Yun, medyo okay yung kita talaga ng pakyaw. Okay talaga. Kasi naranasan ko yun, nakailang sideline din ako sa mga project yun na nagsasideline tayo. So yun, kasi ang dami kasing nagtatanong kung magkano ko yung sahod ng pag-iwan. Depende sa kumpanya. Depende sa kumpanya ng mga pasokan. Kasi ako, 620 lang yung sahod ko rito bilang sa kubero. 3 taon na ako nagtutubero. So, alam ko, maraming salamat po. Sana po, kalimutan mag-like at mag-subscribe sa akin channel.